silang lahat-lahat ay nilulungkot sa isa-isa nilang pagkawala. Eto ngang si Michael ang nauna na. Ngunit, ibahin mo naman itong si Moira. Matapos kasi niyang matuklasan na maging itong si Annalyn ay nagkaroon na rin ng sintomas. Matapos kasing tumawag itong si Dukluk, ay dito nila nakumpirma na si Annalyn ay nilalagnat na nga. May mga sinyalis na meron na nga itong TSV. Kung kaya't si Moira ay napangiti sa ilalim, sinabi niya, "Everything is falling into place." Kapag nawala ang lahat-lahat, ay posibleng ang Apex ay mapupunta kay Zoe. Hindi na nga niya kailangang makipaglaban para agawin ng Apex dahil parang pinapaboran siya ng tadhana. Ngunit papayagan ba naman ni Direct na mawala ang bida? Siyempre hindi. Si Annalyn ay lalaban kahit ano man mangyari. Kailangan pa nga siya ng kanyang buong pamilya at maging ang kanyang presensya bilang doktor dahil unti-unti na nga rin nilalagas ang mga tauhan sa loob ng ospital. Matindi ang virus, subalit dadamayan siya ng may kapal dahil akto namang nanghihina siya ay darating na nga ang gamot na kanilang pinakaantay kung kaya't masisave ang bida sa kanyang tiyak na kapahamakan. Samantala, isang masamang balita naman sapagkat itong si Zoe nga ay magkakaroon nga ng sakit. Magkakaroon na rin ng sintomas. Mga kala ni Moira ay invisible ang kanyang anak sa sakit at hindi ito magtatamaan ng virus. Ngunit hindi niya alam, walang ligtas sa naturang virus. Maliban na lamang, kung malakas ang resistensya nga nitong si Zoe, ay mabubuhay pa siya kagaya nga nitong si Annalyn. Sa kabilang banda, matapos ng sabihin nila Josa at itong si Chang Susan noon na hindi muna ipapaalam dito kay Lynette ang tunay na nangyari. Dahil nga sa hindi maganda pa nga ang kondisyon at kagigising lamang ni Lynette. Subalit hindi na nga nila kailanman maitago pa dahil na rin sa kanilang lungkot sa mga mata at lagi silang umiiyak. Kung kaya iiyak si Josa habang sinasabi ang katotohanan. Kaya naman si Lynette ay labis na nag-alala, ano ang nangyari, bakit ka umiiyak? Dito ngayon sinabi ni Josa na napakalungkot na balita, si Michael ay wala na. Wala na ang matalik niyang kaibigan. Nung minsan nag-uruga sa kanila nung mga time na walang wala silang malalapitan. Kaya naman, isa itong masakit na balita para kay Lynette, nang gusto itong si Lynette. Kung kailan masaya na nga sana siya dahil nagkaroon na nga siya ng malay at umaasa siya na mayayakap na niyang muli ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit pag si Annalyn ay wala din, nasa delikadong sitwasyon sila. Maging itong si Michael na itinuring niya ng mabuting kaibigan ay nawala na rin ng tuluyan. Kahit na medyo nagkasamaan sila noong loob noon dahil na rin sa pinipilit ni Michael na may gusto siya rito. Subalit hindi rin niya matatawaran ang kabutihan na ginawa ni Michael sa kanyang pamilya, sa kanilang dalawang mag-ina noong mga time na wala silang malalapitan. Tanging si Michael ang nag-alaga sa kanilang dalawa. At itinuring na parang tunay na pamilya kahit hindi naman talaga sila kaano-ano. Lungkot na malungkot ang lahat. Ngunit mas madadagdagan ang kanilang problema dahil maging itong bidang si Annalyn ay meron na rin sintomas. Kung kaya't ang mga kaibigang doktor nga nitong si Annalyn ay labis ding nag-aalala para sa kalagayan ni Annalyn dahil nga naikwento na sa kanila na nagkaroon na nga ito ng lagnat at hindi na maganda ang kondisyon. Bali, syempre, hindi naman talaga yung papayagan ni Direk na mawala ang bida. Dahil matatapos na nga ang serya, sayang naman. Kaya abangan na lang natin ang pagdating ng mga gamot para kay Annalyn at para pa sa ibang pasyente. At abangan na lang natin kung anong itsura ni Moira sa oras na makaligtas nga ang ating bida na si Annalyn.